Good afternoon po sa ating mga kasapi, sa ating mga ka-OFW Family Circle, ganun din sa ating mga kababari at kababayan. At ngayon naman po ay pakikita ko po sa inyo ang bentosa o wet cupping o dry cupping sa salitang English at hijama naman po sa Arabic. Yan at dito naman po tayo sa kanyang paa. Lagyan po muna natin ng oil at ihaplos lang natin sa kanyang paa ang oil at ikalat po natin. Bakit po tayo naglalagay ng oil? Para nang sa ganun ay kapag ka inilagay na po natin yung ating cup ay mas makapit po ito at mas madaling matanggal. At kapag ka mag-running cupping po tayo ay madali po natin siya mapapatakbo. So umpisahan po muna natin sa paggamit ng muscle stimulator sa para malaman natin kung anong parte talaga ng kanyang paa ang may diferensya, kung anong muscle yung talagang stress sa kanyang paa. So kailangan hawakan po natin siya nang sa ganun ay mas tumalab itong muscle stimulator natin. So lahat po ng parte ng paa niya ay atin pong dadaanan at kapag medyo mayugyog yung dinaanan ng muscle stimulator, ayun po yung medyo may diferensya niyang muscle. Yan. So tingnan na po natin at maya-maya po pagkatapos po nito ay yung bentosa naman po ang ating gagawin. So lipat po tayo dito sa kabilang paa niya. So sa hita hanggang sa binti at ganun din sana po yung kanyang talampakan ay padaanan din po natin ang kanyang muscle stimulator. So paulit-ulit lang po natin gawin ng prosesong ito. Padaan na lang natin ng muscle stimulator ang kanyang buong paa mula hita hanggang talampakan. At kapag sa tingin nyo po ay napadaanan na po natin ay okay na po yun. At magpo-proceed na po tayo sa isa pang step ng ating gagawin. Yan. So dito ay nasasaktan siya na ang ibig sabihin ay medyo may problema tong parting ito. At masyadong mayugyug din. Kaya ang gawin nyo lamang po ay i-stay nyo lang doon yung muscle stimulator o kaya padaan nyo lang ng padaanan doon sa parting iyon. So ganun lang po ang gagawin natin. Palakad lang po natin ang muscle stimulator. So, titignan mo lang talaga, ayun, kagaya yun, medyo nag-react siya ron, ibig sabihin, nasaktan din po siya ron. Ayan. So, tapos na po, at sunod na po natin yung bentosa. So, kailangan ay ready na rin yung lahat ng ating mga gamit sa pagbebentosa nang sa ganun ay madali lang tuloy-tuloy yung proseso natin. So lagyan natin dito sa kanyang binti. Magkabilaan po 'yon. Dito naman sa kanyang hita, sa likuran ng hita niya. Magkabilaan din po. Ang cupping therapy po o yung cup niya mismo ay may mga sizes po siya. Minsan kasi may mga nakikita ako na yung mga maliliit ginagamit nila sa likod, mali po yun. Ang tama po at kung ikaw ay tunay na aral na nagbebentosa at gumagamit ng gantong klase ng pagbebentosa, yung mga sizes niya po yun, meron po yung mga points na dapat paglagyan. Kaya yung iba na gumagamit ng mga maliliit dun sa ibang parte ng katawan ay mali po yun. So yung mga maliliit po ay inilalagay yan either sa meron po kasing points para sa bentosa sa mukha kagaya po nito tong size na ito. Ayan, nakikita ko nilalagay nila sa likod. Hindi po 'yan panglikod. Pwede po 'yan sa mga bandang maliliit na parte. Doon po 'yan inilalagay doon sa mga points na kailangan na
maliit na cup ang gagamitin. Kaya minsan natutuwa na lamang po ako, medyo napapailing kapag nakikita ko yung post nila na nagbibentosa sila tapos ang gamit nila ay maliit na cup. So kailangan din yung mga nagpapabentosa ay aware din po kayo sa mga ganon. Yan, lagyan natin ng unan dito nang sa ganon ay mas maging relax siya. So yung magkabila ang side po ng kanyang hita ay dapat lagyan din po natin yung medium size na po yung ating ilalagay na cup para rito. Dahil kapag yung malaki po ang inilagay natin ay hindi po sasakop doon sa lugar na yon, sa points na yon. Kaya ulitin ko po, ang mga sizes po ay mayroong mga corresponding na points para po dito. Hindi po ginagamit yan kung saan-saan lang po. Yan. So, kung minsan po ay maglulus po siya, ang technique po dyan, doon sa mga hindi po nakakaalam at hindi pa rin nakaka-tunay na aral para sa bentosa, nilalagyan po yan ng honey. Nang sa ganun ay kumapit siya. At kapag nabasag po siya ng konti, eh, humihigo po yan ng air. Kaya ang nangyayari, kapag pinump nyo na po siya ay sumisingaw o nawawala yung paghigop niya. Ayun po ang kinakailangan nating iligay, honey. Nang sa ganun ay mabarahan yung mga basag niya. Ginagamit din po ang honey kapag sa parting ulo po ang ating lalagyan. So magtataka rin po kayo doon sa mga hindi po nakakaalam ng bentosa. Pwede din pong lagyan ng bentosa yung parting ulo. At sasabihin ninyo may buhok. Ayun po, ang sekreto po doon ay lalagyan siya ng honey. Nang sa ganon, eh, kahit na hindi mo na siya tanggalan ng buhok, po pwede siya makakakapit po yun. So sa pagbibentosa po, hindi lang po siya inilalagay. Meron din po yung mga technique, meron din po yung paraan ng tamang pagbebentosa. Yan. Sa pating paa po, lalong-lalo na sa talampakan, kapag medyo naglulus po yung inyong cup, pwede naman pong higupin nyo ng hinuhigupin hanggang sa sapat na yung tagal ng paghigup ng cupping sa kanyang talampakan. Kagaya po ng ating ginagawa ngayon, medyo mahirap po siyang lagyan ng cup sa kanyang talampakan. Kaya ang ginagawa ko po ay hinihigop na lang ng hinihigop. Ayan. So pagka sa tingin nyo po ay sapat na rin yung paghigop nyo ng ganon, okay na po yun. Ayan. So ganito po yung pamamaraan at lagi nyo lamang po siyang ipump. Ayan, so maya-maya po ay okay na yan. Ayan. Ito ang kagandahan nito kasi mabilis siya. Hindi ko gaya ng iba. Pa naka-video pa nga eh. Video mo? Yung masyado madidilim, ayan yung ano. Pangitan
may maitim, may mahindi, may maitim sobra. Pagka masyadong maitim, yun. Ayun naman yung mga diferensya gaya nito. Sobrang lamig niya. May sobrang itim ko. So, yun ang may diferensya. Ayan, oo, yung sobrang itim. Ito rin. Ito medyo okay ito. Yan, sobrang itim. Ito okay lang din ito. Ito madilim din. Sobrang dilim, no? Video ko ito. Maraming. Isa. Suspecto. Hindi masyado makapit ang ginong medyo may diferensya kung dahil ito. Makapit siya. Sobrang itim, no? So may part na ano, makapit talaga siya. Kapit na kapit, no? Mm-hmm. Yan ang tawag na rally dito sa kanin. Diyan ang kapit na kapit, Jimmy Boy. Kasi diyan yung maitim eh. Maitim yan eh. Sobrang itim. Niraning na lang natin yun, no? Pero tingnan mo, limited calories. Yeah.